kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Paolo Cordova ng Team LA to Manila Bay. At ngayong araw mga kapatid ay mag-unboxing tayo ng isang jacket sa isang kilalang brand dito sa Amerika mga kapatid. So yun, inantay ko ito ng dalawang buwan nung in-order ko siya. Medyo matagal ang waiting niya kasi talagang ano siya, handmade talaga yung jacket na to. So yo mga kapatid, tara, samahan nyo akong kilatisin tong solid na jacket na to. Buksan na natin tong kahon na to mga kapatid. So yes, dahan-dahan, baka masuksang masabitan yung nasa harapan eh. Mabutas. Ayan. Now, excited na akong buksan talaga ito. Excited na ako talaga nung inaantay ko ito. Gusto ko na talaga siyang makapa talaga. Ito mga kapatid, yes, tignan natin mga kapatid. So, nakalagay pa sa isang magandang lagayan mga tol. Ang ganda ng lagayan niya. Wait, tagalingan na itong box. Ang ganda ng lagayan mga kapatid, oh. So yan. So ganito yung lagayan niya. Hindi ko. So, may zipper dito sa harapan. Teka yan. Rabukan na natin. Napaka-solid talaga mga kapatid. Tingnan natin, ha. At may kasama siyang hanger mga tol, ha. May kasama libreng hanger. Maraming salamat sa libreng hanger na to. Yan. So ang jacket talaga ito mga kapatid. Ang ganda na ito. May mga lolo ko ba dyan? So yun. Tapos na pati yung hammer. So guys, ito na. Tumating na mga kapatid sa wakas. Sa mga solid na jacket mga tol. Kikilatisin natin ito mga kapatid. Ito yung likod niya. Ayan. Ito. So mga kapatid, guys, merong silang nilabas sa iba't ibang klase ng design at iba't ibang klase ng leather na ginamit. Itong binili ko, ito lang nakayanan ng budget ko. Vegan, gawa ito sa vegan leather. Actually, ang vegan leather mga kapatid ay gawa sa mga prutas o mga gulay. So actually, hindi siya talaga real leather. Ang totoong leather talaga is gawa sa mga balat ng hayop. Like, yung isa nila, worth $5,000. Yun yung pinakamahal, gawa sa balat ng lamb. Mga kapatid, yung leather na yun. So ito lang inaya ng budget ko mga kapatid. Napili ko tong jacket na to sa dagang $1,000 US dollars. So plus tax, siguro regalo siya mga around 1,000 plus. So ayun. So napaka solid. Ang waiting time nito is 4 to 6 weeks pag in-order mo. Ayun, actually naisipan kong bumili nito kasi talagang history ang 2020 sa Los Angeles Lakers. Eh, syempre, dun namatay si Kobe Bryant, ang legend natin si Kobe Bryant. Pangalawa, first time nag-champion ang idol ko si LeBron James sa Los Angeles Lakers. So, history ang 2020 sa Los Angeles Lakers. So, itong jacket na to, hahawakan ko na to forever. So, pagdating ng panahon, for sure, medyo siguro pumanaw na rin ang gumagawa nito na si Jeff Hamilton. Yan. Malamang tataas ang mga presyo at value nito. At talagang collector's item talaga siya. So, mamanahin na to ng mga chikiting natin. So ayun. So kilatisin natin itong jacket na ito mga kapatid. So ayun mga kapatid, tara kilatisin natin itong jacket na ito. Kung titignan niyo yung harap, ayan. Ito yung botones niya. Napakaganda. Napakaganda talaga mga tol. So ayan. So ito yung gilid, may nakalagay na. Ayan, borda niya. Ito mga building yata, ayan. So, ito naman yung nasa right side. Ayan. Ito, sa kabila. Talagang pulido ang pagkakagawa. Kasi handmade to mga kapatid eh. So, handmade siya talaga. So, ito naman yung likod. Kapayin natin yung likod. So, ito naman yung likod mga kapatid. Ang ganda, napaka-solid ng colorway din. Ayan. Tara, tingnan natin yung loob. So, ito yung loob mga kapatid. Ito yon. Jeff Hamilton.
Ito naman yung plaque niya, tawag at meron ng pirma. October 11, 2020. So yun mga kapatid, napakatindi mga kapatid ng pagkakagawa, talaga napang mabigat ha. Ayan. So ang ano nito, ang bigat 6 pounds yata, ganun kabigat ha. So napaka solid mga kapatid. Yo, konting kaalaman lang tayo mga kapatid dito sa gumawa ng jacket. Ano, si Jeff Hamilton. Si Jeff Hamilton mga kapatid ay ang una niyang company ay ang Guess. Kung ano naman yung brand na yun, di ba? Siya ang director at may-ari nung Guess Men's before. So after niya dun sa Guess, dun siya nag-start gumawa ng mga jackets. So yun, madami nagsuot itong celebrity. Sinuot nila Mike Tyson, sinuot nila Michael Jordan, sinuot ni Kobe Bryant, ni Madonna. Tapos guys, ang unang sports na binigyan siya ng license para gumawa ng mga jackets ay ang NFL. Doon siya nagsimula muna. Next yung NBA. And then the next, nung nag-boom na, the next nandun na, nasunod-sunod na. Binigyan siya ng license ng Disney, binigyan siya ng license ng NHL, binigyan siya ng license ng Warner Brothers. So, iba't ibang company na nagbigay sa kanila license para gumawa ng jacket para sa kanila. So, ayun. Ilan yung konting kalaman ng company na to mga kapatid. So, ayun mga kapatid. Napasolidas na jacket at ito i-keep ko na hanggang sa napagtanda ko na mga kapatid dahil ito ay legendary na to. So yun mga kapatid, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng LA to Manila Bay. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe at mga nanonood at sa mga manonood pa. So guys, napaka-solid ang jacket na to mga kapatid. Sobrang excited ako talaga na kakaantay nito. Nung dumating na, sobrang excited talaga akong buksan to. So yun mga kapatid, maraming salamat. Peace out. Booyah.